Magandang umaga po. Magandang umaga naman ho. Ano ho yun? Ako po yung taga-Allied Electrical Services. May ginagawa rin sa kapitbahay nyo. Yung kanilang electrical installation. Baka konektado ho rito sa inyo. Dapat makita ko. Delikado. Baka magkaroon na short. Patuloy ho kayo tuturo ko sa inyo installation. Salamat po. Back, break, nebe. Walang ka naman sa pilis eh. Bayad. Nebe, kada ulo. Katabi mo. Pete, naka na yung tape. Ang akit, sayong. Ang lakas ng loob. May walang luhan tumulo. Mahirap nga yun eh. Hindi niya mailabas ang sama ng loob. Sa nga ano?
Bakit hindi binubuksan ang ato ni Emong? O nga naman, parang yun. Hindi nyo ba alam? Sa mataro tinamaan si Emong. Sabog daw ulo. Kawawa naman si Mang Emong. Sino kayang walang yaang bumaril sa kanya? Tama na yan. Tama na yan. Huwag na natin pag-usapan niya. Mabuti pa, idalangin na lang natin ang kaluluwa niya. Isipin mo magkaroon ng kagalit si Emong, ang padrino, na walang ibang ginawa kundi ang tumulong sa tao. Alam mo, kapag may tinutulungan ka, magkakaroon ka ng kagalit. Ganyan ang buhay. Nahahati sa dalawang klase ng tao. Kaibigan, kaaway. Itama ang ginawa nila sa utol ko. Siya pa naman ang walang ginawa kundi ang tumulong sa kapwa. Mga duwag! Bakit di sila lumaban ng parehas? Sino ang pagkikantihan ko? Bakit di ako? Bakit siya ba? Bakit? Iwan ang pondo ng gasolina. Kinagrahe mo tong chip, halos tuyo ng tangke. Paano naman yung karelyebo mo? Paano niya malalabas tong chip? Baka mamaya hanggang kanto lang, maubusan na ng gasolina. Hihinto na. Alinsayong, bihira lang naman ho mangyayari ito eh. Ang totoo nga ho, ako nga ginugulangan ng mga kasama ko. Ikaw? Ikaw magugulangan?
Naku, mas magulang ka pa dun sa pala yung binibinhi eh. Simpait pa. Hindi na ho maulit, Aling Sayong. Talagang hindi na mauulit. At ikaw naman Macau, ha? Ikaw Utal. Pwede ba tigil-tigilan nyo na yung paghihingi ng balik kay Emong? Dahil kung yung kalokohan ninyo, eh pwede sa kanya, sa akin hindi ubra yan, ha? Baka kala ninyo, hindi ko alam. Yung kinikita ninyo, nauubos na dyan sa buki sa kanto. Minsan tuloy, iniisip ko eh. Baka biglaan nalang magkawalaan dito ang pyesa ng jeep eh. Yun po, hindi namin magagawa. Bakit hindi? Eh, kung patayin nyo kami ni Emong. Ayun. Kay Emong natatakot kayo, pero sa akin hindi ano. Pero dyan kayo nagkakamali. Dahil pag ako naasar sa inyo, alam niyo gagawin ko, ha? Baka hindi kayo makadilat sa tama. Oh. Milagro, walang kibo si Bisaya. Akala mo kung sino Santos ang tito. May problema nga ako, Linchayong. Ano problema? Nabangga ko kagabi, nabasa ko yung headlight ko. Talagang malaking problema para sa'yo yan. Dahil babayaran mo yan. Cash. Ngayon din. Isa pa rin ho sa problema ko yan. Wala ho akong pambaundary. Matagal lang tutugin yan. O, ano pa hinihintay nyo? Hala, pasada na! Donggay, ha? Di pa ako tapos sa'yo. Yes, ma'am. Tatlong beses na namin ang pinuntahan siya eh. Ni hindi man lang niya kami kinausap. Dapat ho, magdesisyon na kami. Kasi ho, tatlong buwan na ho itong si Lily eh. Ano ka ba? Nakakahiya! Kahapon ho, nagpakasal na kami sa huwes. Bahala ko na rin ho tumigil ng pag-aaral. Magpo-full-time muna ako sa pagsisecurity. Hanggang sa makaipon ho ng kaunti. Kasal na pala kayo eh. Ano pang may tutulong ko sa inyo? Ang gusto sana namin, makapagmanos sa kanila. Alam mo namin na makikinig sa inyong tatay kapag kayong lumapit sa kanya. Balita ko, mahirap kausapin si Mang Hilario ngayon eh. Talagang masamang-masamang loob. Nag-isa nga namang anak tapos nagtanang ka pa. Masyado naman hong mahigpit. Hindi ko nga humadalaw si Lily eh. Ito ang gawin natin. Pumunta kayo kay Mang Hilario at hintayin niyo ako ron. Naku, hindi ho pwede eh. Baka kung anuin ako ng tatay niya. O, sige. Umuwi muna kayo. At sa loob na isang oras, sumunod kayo kay Mang Hilario. Kamusta ang benta? Matuloy naman ho. Baka nga makaubos ako bago mananghali eh. Pinili ko ho ito para sa inyo. Salamat. Siya nga pala, kamusta ang tiyang mo? May lagnat pa ho eh. Hindi pa makabangon. Sana gumaling siya kagad na makapunta siya sa pagkanta mo. Bakit ho? Hindi kayo manunood ng ninang? Bahala na. Anong bahala na? Gusto ko nandun kayo eh. Hindi, nagbibiro lang. Siya nga pala. Pinagbibigay siya ng ninang mo. Ah, ano ito? Damit, yan daw ang susuot mo sa pagkanta mo. Naku, maraming salamat. O, sige, Selena, alis muna ako at may lalakarin pa ako. O, sige ho, maraming salamat, ha? Walang kwenta sa akin kung mabulok na sila sa impyerno. At huwag silang magkakalakas ng loob. Na ipakita ang pagmumukha nila sa akin. Mga walang siyang yan. Kapag hindi ko napigil ang aking sarili, kayo ba yung nagtanong? Parang maging kriminal pa ako. Oo. Kami nga ho. Huwag kayo magalala. Bahala si Emong dyan. Iba kiliti nun. Sana nga ho. Ang ikinasasama ng loob ko. Lahat ng klase ng paghihirap, pagtitipid, ay ginawa naming mag-asawa. Para lamang maibigay sa aming kaisa isang anak ang mga layaw niya sa buhay.
ang mabigyan siya ng magandang edukasyon. Para balang araw, pakinabangan niya. Yun ang may hindi para sa amin. Para sa kanya rin yun. Pero anong ginawa niya? Minahong ka, Hilario. Lahat naman ng tao kailangan lumagay sa estado. Tumigil na! Ang totoo, hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi mo sinaway ang mga patakaran ko sa buhay. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Ang pabalay ng tao! Pasensya ka na, Emong. Ayaw ko lang ako naiisahan eh. Wala sa akin yung Hilario. Naunawaan kong damdamin mo. Kaya lang ako na parito eh para si Mencio na si Lilia ay nasa mabuting kalagayan. At nang hindi ka mag-alala. Ako? Mag-alala? Hindi mangyayari yan. Sinabi ko na, kahit na sila'y mabulok sa impyerno, wala akong pakialam. Lalo na yung hampas lupang nuling na yan. Kahit na ako'y makapupa sa dulo, hindi ko sila mapatatawad sa kawalan niya ang ginawa nila sa akin. Sobra ka naman, Hilarion! Para kang hindi isang tunay na ama. Bakit? Masama ba ang umibig at ibigin? Palibaso, wala ka lang inintindi kundi ang pride mo! Masyado ka namang mamata ng kapwa mo! Yan tuloy nangyari sa'yo! Wala naman ako makita masama kay Lurina! Bakit masyado mo siya inaalipusta? Ano? Ang ibig mo sabihin ako ba masama? Aba, iba na pala ang takbo ng mundo ngayon! Pakinggan mo muna ako, Hilario. Ang sabi mo, pagkatapos ng ginawang pagtaanan ni Noring sa iyong anak, hindi na siya karapat-dapat sa iyong kalinga, sa iyong pagmamahal. Hindi ko maiaalis sa iyo yun. Pero sa palagay ko naman, makakaraos din yung mga bata. Si Noring ay titigil muna sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Si Lilia man ay gayon din, mamamasukan muna siya. Ano mo mamamasukan? Magtatrabaho? Kailangan tapusin muna niya ang pag-aaral niya. Hindi, pakinggan muna ako mabuti, Hilario. Si Lilia ay may isang kaibigan. Siya magbibigay ng trabaho sa kanya. Mataas ang sahod at ginawa pa sa katawan. Ang La Playa Club ay isang maayos na... La Playa? La Playa Club? Aba! Hindi ako mababayag yan! Ang La Playa Club ay pugit ng mga babae mamababa ang lipad! Ano na waitresses? Puro pagilpel! Paano ko nalaman yan? Ha? Alam mo kahit na sino yan? Hindi ko alam yan! Tumigil ka! Ikaw ang tumigil! Aulay, sumusubro ka na, ha? Oo, huwag mo ako masurusurot, ha? Naku, ang mabait na asawa, ang dakilang aman ng tahanan. Yan ang papel mo dito, hindi ba? Bilib naman ako, ha? Naku, pagdadating ng opisina, pagod na pagod, pawisan-pawisan, ako naman alalang-alala, naku, anong nangyari sa'yo? Papalitan ka pa ng damit, alis ang kalampawis, ha? At yung mga pangaral mo sa amin, may pangaral ka ng pagtitipid. Tungkol sa pagtitipid, ha? Ngayon, yung pala pagtitipid na yon, yung pala ang ginagawa mo sa paglulusay mo sa lapla! May edukasyon ka ba, ha? Bakit? Anong edukasyon ang tinutukoy mo? Ha? Meron ba libro dun sa laplaya, ha? Meron ba libro dun? Doon mo ba ginagawa yung homework mo, ha? Homework saan? Sa pag-inom ba, ha? Sa pagka-table? Panonood ng ball? Yung ball-ball na babae? Yon! Pagkatapos ngayon ang panonood mo, dilasing ka na ngayon, ha? Lasing ka na! Dilalabas mo na yung babae! Dilalabas mo na, hindi ba? Eh, huh? Minsan ko lang namang ginawa yun eh. Ayun! Mukhang lumalakas ang talyan mo ngayon, Tol. Awa ng Diyos, Tol. Pero ang problema ko, mekaniko eh. Kulang ako sa mekaniko. Kabaligtaran ang nangyari. Maraming trabaho, kulang ang gumagawa. Kabaligtaran naman dito. Maraming gumagawa pero kulang sa pera dahil sa kakabali ng mga driver. Araw-araw na ginawa ng Diyos, bali. Pambayad sa tubig, bali. Pambayad sa ilaw, bali. Panginom, bali. Lahat, bali eh. Anong kabaligtaran? Pareho rin sa talyer. Itong si Tony, hindi nakatatanggi sa mga mekaniko niya. At kung hindi ako marunong maghigpit, walang mangyayari sa buhay namin. Magkapatid nga. Eh, ba't kayo? Hindi naman kayo magkapatid, pero pareho kayong kuripot. Di ba, Tol? Tama, Tol. Tama. Tito Emong, ayaw di kayo sa akin yung bola kasi daw babae ako, ayaw sa akin pairamin. Sino? Yung mga naglalaro ng basketball sa labas? Apo. Amot, kukunin natin yung bola. Tol, hindi na ako magtatagal. May importante pa akong lalakarin. Sige, Tol. De, magkita na lang tayo. Sige, Tol. Net. Halika, kunin natin yung bola. Tuloy na ako, Chayong.
Gagabihin ka ba ng uwi? Hindi siguro. Ay, naku, yung kapatid mo, hindi na makagirap dito sa bahay. Laging may lakad. Yak minsan. Alam mo ba, Chayong? Pati dun sa amin, balita ng taguring padrino. Kaya naman, wala ang araw walang gabi dyan sa kapatid mo. Hindi pang kandidato. Hindi marunong tumanggi. Hindi marunong tumanggi sa kaibigan o kahit sa mga kilala man lang. Minsan, gusto ko na magselos eh. Oh, tigilan mo na ako. Isa ka rin ganyan eh. Kilala kita. Alam mo, Emong, sa'yo ko lang masasabi to. Kawang-awa na ako kay Lando. Lahat na ng paraan ay nagawa niya. Nandong mangutang siya, magsanla. Dahil lahat ng naiipon namin ay naubos na. Mabuti na lang, meron pa kami nakuhang donor. Huwag ka mag-alala, Lita. Makakaraos din tayo. Kawawa naman si Orly. Napakabata pa niya. Kung may mangyari sa anak ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Laksan mo ang loob mo, Lita. Huwag mo isipin yun. Ngayon ka kailangan ng iyong anak. Kailangan magpakatatag ka. Tsaka, marami nang naoperahan ng ganyan. Nabubuhay ng normal. At natatandaan mo ba, Emong? May 4 na taon na ngayon. May nahuli si Lando na nagwawa at 2-3. Pasok sa munti, pero lumaya na. Kinasuhan niya si Lando. Sabi niya, kapatid daw niya ang asawa ko sa lahat ng kinikita niya noong araw. At nagharap siya ng demanda noong makalawa lang. Tiyak na hindi siya paniniwalaan. Wala namang masamang record si Sarento eh. Hindi yun eh. Pag under investigation ng isang pulis, hindi siya pwede mag-retire hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Kaya't pati retirement pay ni Lando ay nabibimbin. Kayo pa naman, kailangan namin ng pera at saka dumating ito. Anong pangalan na nagre-reklamo kay Sarento? Alam niyo ba kung ano atraso sa akin ng Sarento Quintiliano na yan? Siya ang sobrang masigasig na para kong masintesya. 4 na taon kong binuluya sa loob ng bilangguan. Ngayon, gusto niyo patawarin ko na laman siya. Dahil kakausapin ako ng emong niya. Paring Karyas, huwag kang magsasalitaan tapos. Hoy, Jagal! Ito! Ito ang itagan niyo sa bato. Kapag ako nakuha sa arreglo, noong padrino sinasabi ninyo. Nakita niyo po, senyor? Yung pinakamataas? Aakyatin ko yan. Pare ko, hindi lamang yan. Hindi ko lamang aakyatin. Iwawag ay iway ko may bandilang Pilipino. Magandang gabi sa inyo, mga pare. Magandang gabi naman. Saan ba rito nakatira si Mang Karyas? Ay, dun. Salamat, pare. Oh, pare, yun ka muna. Sige, salamat. Balita ako, hindi ka na raw nakakabuo. Kung matambang to, kung ano pinagsasabi. Mang Karyas, Mang Karyas, may nagana po sa inyo. Sino yun? Ayun, oh. Sige, pare, sila. Maganda to. Eto si Emong. Paring Karyas, baka hindi mo magawa yung mga pinagsasabi mo kanina. Ngayon, magsalita ka ng tapos. Sinasabi ko na nga, be, hindi magtatagal. Dadating dito yon. Biyahan mo siya dumating dito. Tingnan natin ano mangyayari. Ikaw, Mario, ano siya sabi mo? Matamis sa dila. Diplomasya. Ikaw, Mario, hindi nalakot. Biyahan mo siya dumating dito. Dito siya makalat. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman. Eh, sino po sa kanila si Mang Karyas? Ako bakit? Magandang gabi ho sa inyo, Mang Karyas. Ako si Emong, Emong Sanchez ho. Ngayon? Eh, kung maaari ho sana eh, makausap ko muna kayo sandali. Tukol kay Sarento Quintiliano? Oo.
Kung ako ikaw, hindi na ako mag-aksayang panahon. Dahil ang sagot ko sa'yo, hindi. Mangkaryas, sana ho, pakinggan niyo muna ako. Napakinggan ko na. Di ba yun din? Hindi. Mangkaryas kasi ho, ano man ho masama ro na makausap ko kayo kahit na 5 minutos man lamang ho. Siya nga naman paring Karyas. Ano naman ang sama nun? Eh di pagbigyan mo na siya. Siya nga naman. Siya nga naman. Sige mo na. Para Karyas. Bakit 5 minutos lang? Kahit na magdamag, pakikinggan kita. Trasetas, doon ka mag-aksaya ng laway mo. Tuloy ka. Uy, si ano? Nasa-hostel ako pa. Bata, tapusin yan, ha? Aha. Apurahan yan. Ayos, boss. O, Nanding, matatapos na ba yan? Matatapos na. Huwag ka na munang umalis, may lalamahin tayo mamayang gabi. Oo, wala naman ako pupuntahan, eh. Ariglado. Parang hindi hinipo ito, ah. Hindi walang gumagawa, eh. Hoy! Sino ba nakadistino dito, ha? Hoy, liga nga rito! Hoy! Tiyo! Tiyo! Putang mo! Ba't hindi mo ginawa ito, ha? Putang na kayo! Oh, tayo magkausap dito, ah. Ba't hanggang kayo? Nakataas pa yan? Oo nga, eh. Pinahabol kita kanina kasi kailangan ng pambili ng pyesa. Eh, ayaw naman naming palitan ng hindi ka nakaharap. Baka mamaya sabihin mo, dinadaya ka namin. Maraming kamabla! Kailangan ko yung kotse ko! Gagamitin ko yan! Kung kaya mong gawin ang hindi pinapalitan ng pyesa, gawin mo! Masisira lang talyer ko sa'yo. Hindi yung mananakit ka lang. Siklado itong hayop nito! Oo, oh, di ba, pare? Tingnan mo, di ba? Bagong-bago yan, pare. May fog light pa yan, oh. Para kung sakaling pupunta ka ng Tagaytay at maraming fog, hindi ka naman, ano, makakita ka kagad. Tingnan mo, pare. Tatlo-tatlo na sasakyan mo, hindi ka pabayad nung sa isa. Ito na naman. Pare, magandang pasok ng negosyo. Pasok ng pasok ang pera. Kaya bilhin naman ako ng bilhin ng sasakyan. Ikaw naman, oh. Hindi, pare. Mabuti na yung nagtatabi. Para pagdating sa dulo, may bubunutin. Pare, alam mo, pag nandiyan ang pera, ibili mo nang ibili. Hindi ka tulad mo, pare, dami-dami mong pera, pero pa-jeep-jeep ka lang. Eh, kaya ka lang naman ang kanon ng apartment at saka mga pampasayerong jeep. Dahil yung asawa mo, si Maring Chayong, eh, kamag-anak yata si Nat King Cole. Masyadong natmaku. Pare, ganito gawin mo. Si Mare, kumbilsin mo na ibenta yung mga apartment at saka yung mga jeep para naka-Mercedes-Benz ka, air condition, para may madaan na kang putik, hindi ka maano, walang alikabok. Nakaputi ka pa naman. Oo, tingnan mo na. Sige na, pare, kumbisi mo na si Mare para makapamasyal naman tayo sa Mercedes-Benz. Hindi, pare, walang alam biro. Balita ko, pare, nagsusugal ka na naman. Oo. Hindi, pare, hindi na. 10 taon na, hindi na. I'll never go to the place, pare. Puro negosyo na lang inaasikaso ko. Tayo na, pare, lakad tayo. Pare, hindi ako makakasama, eh. Na naman? Pupuntahan ko, barbero ko. Si Sanong? Oo. May cancer nga raw yun. Yun nga ang balita, pare. Eh, kung bababad ka rin, hindi ka na makakasama sa akin. Pero kinakailangan pa siya lang ko. O, di sige, kung makakasibat ka na lang ng mga, di sumunod ka na lang sa pupuntahan natin. Alam mo na naman kung saan yun ba? Sige. O, sige. Sige, pare. O, may hirap, masok na. Halika, Emong. Dito ko maupo sa tabi ko. Kamusta ko kayo, Mansyanong?
Salamat naman, Emong. Pinaunlakan mo ako. Ba't naman o hindi? Matagal na ho tayo magkasama. Oo, matagal na. Ikit na 20 taon. 20 taon na kitang ginugupitan, ano? Naalala mo ba yung mung umakit ka sa puno ng bayabas ni Ma'am Victor? Nung makita ka niya, hinabol ka niya. Ginawang lumundag ka. Tumapakal doon sa bakod. Nagbigay naman ng bakod. Naku, nasugatan ka. Nandiyan pa ba yung peklat mo sa tuhod? Nandito pa ho. Emong, matanda na ako. Magpagaling ho kayo, Mang Sianong. Yun ho, importante. Alam ko, sakit ko. Hindi na ako gagaling, Emong. Alam kong araw na lang ang inihintay ko. Mang Sianong naman ho. Lumapit ka, anak. Ang kinalulungkot ko lamang, hindi na ako makakaroon ng pagkakataong magupitan kita muli. Anong malay niyo, Mang Sianong? Sa ibang lugar tayo magupitan. Kung sa bagay, malamang yan. Papartasyo! Mabuti't dumating ka! O bakit? May nangyari ba? Wala may happenings? Eh, pambira ka naman. Kanina kasi, may nagdaan ditong lalaki. Oh. Alam mo, suot? Naku, nakita mo sana. Walang kasimputi. Naka-all whites. Ang sarap paglaruan, tol. Ha? Oh! Asan? Asan? Diyan napunta kina... Oh, ayun, oh. Ayun, kausap ng babae, oh. Oo nga, no. Naka-all whites nga! Sabi ko siya, naka-all whites eh! Naku, ang sarap nito paglaruan! Tasyo, huwag mo nga ako istorboyin! Sandali lang, Tasyo! Sinabi mo, huwag mo ko istorboyin eh! Ayan, ayan. Punta na dito. Papalapit sa atin. Ayan mo, akong bahala. Sita! Oo? Meron ka bang kawali riyan? Meron ho. Ha? Ano? Pahiram mo ako! Kawali? Ah! Alam mo na yung isip mo. Oo, taka. Ako rin, ako rin, ako rin. Bigan, bigan! Bigan, sandali lang. Alam mo, pinagtatalo na namin magkabarkada. Hindi namin malaman kung ano ka eh. Pare, pare, pare. Alam ko na kung ano tawag dyan. Oh. Ang tawag dyan, mongha. Kaya ang tawag dyan, sor, hindi sir, ha? Sor! Ha! Sor, ha? Oh. Sor Bedes! Ah, baka hindi naman. Siguro pupunta ito sa kasalan. Kasalan? Aba, tsak na hindi. Dahil nandun pa sa kabilibay yung simbahan eh. Wala naman dito eh. Ah, alam ko na! Lumalabas to sa sinakulo. Ang diba? Alam mo, Bigan? Napakaganda ng suot mo. All whites! Bihira nagsusot dito niyan. Oh, ano yun? Langgam! Asan, asan? Ayan, langgam! Nakadikit ko! Hindi ko naman makita eh. Pambihira ka naman! Ayan, sabi eh! Ayan eh! Oh, ayan, oh! Sa kwelyo! Meron paru-paro! Wala! Ayan! Pansisandali lang, ayusin ko. Su! 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 Dinudumihan mo eh! Ayusin natin! Pag ganito! Ayan! Oo! Ha? Magay na bagay, ha? Oo! Oh. Ha? Ha? Hindi na maganda! Hindi na all white! Oo nga! Pangit na! Di ba? Ha? Hindi bali na yung damit. Huwag lang yung mukha. Ha? Pare! Iniisulto ka! Pangit ka raw! Kasama ka ron. Pare! Sobra ka na! Baka gusto mo maging All Blacks! Black Eye! Hindi ba? Thank you.
Tasyo! Huwag mo ako ba kayo naman! Tasyo, makinig ka sa akin! Ano ba yun? Si Emong ang nakurusan na lakan nyo. Eh, ano kung Emong yun? Emong Sanchez! Si Emong Sanchez? Oo! Yung tinatawag na padrino? Oo! Eh, ba't layo mo lang sinabi sa akin? Eh, ayaw kayo magpahawat eh! Pre, mabuti nilang hindi natin napuruhan, ano? Oo! Hello? Oh, Emong. Si Sargento Quintiliano ito. May babalita sana ako sa'yo, baka hindi mo pa alam. Ano yun, Sargento? Eh, yung utol mo si Tony, nakipag-away doon sa shop niya. Ang taong nakalaban niya, nabagok ang ulo, ngayon nasa ospital. Si Tony? Eh, hindi naman siya na ano. Pero nandun din siya sa ospital. Ang masama lang, yung taong nakalaban niya ay nagkaroon ng concussion. Baka nga brain damage pa. Pero, maliwanag na ang ginawa ni Tony, eh, self-defense. Eh, yung taong nakalaban niya, 1 metro yata ang haba ng record. Salamat, Sargento, sa pagmamalasakit ninyo. Ay, hindi pa ako tapos, Emong. Alam mo ba kung sino nakalaban niya? Kapatid ni Peping Tambak. Peping Tambak? Hindi ba nasa loob yun? O, may 1 taon na nakalalaya, na pardon. At doon naglalagay sa kanyang probinsya. Eh, kaya nga ako tumawag sa'yo, meron doon nakakita papunta doon sa ospital. Doon sa pinagdala sa kapatid niya. Yun lang, Emong. Salamat, Sargento. Kamusta siya, Tol? Wala pang malay. Inilipat siya ng kapatid niya sa private room. Ayaw naman akong papasukin. Ang mabuti pa, Tol. Umuwi ka na muna. Ako na maiwan dito. Hindi, Tol. Problema ko to. Kailangan harapin ko. Pare, kinalulungkot ko nangyari. Aksidente, pare. Tsaka kung may magagawa akong tulong, sabihin mo lang. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalong-lalo na. Hindi ako nakikipag-usap sa taong malapit ng mamatay. Pinakamabuting gawin mo, Tol, isara mo muna ang shop mo at umuwi muna kay ni Maria sa kanyang probinsya habang inaayos ko itong gusot mo. Di maaari, Tol. Alam ko nag-aalala ka. Pero bayaan mong ako lumutas ng problema ko. Huwag ka na sana makialam. Tol, maaari ba kita hindi alalahanin, kapatid kita? Oo, pero matanda na ako. May pamilya na. Ayokong habang buhay, pasanin mo mga problema ko. Bayaan mong tumindig ako sa sarili kong paa. Malaking tulong ang magagawa ng iba pa sa akin, Alex. At pinangangako ko naman na hindi aabuti ng 1 buwan. Mababayaran ko lahat, pati ang interest. Sigurado ba to, Jimmy? Sigurado. Sige. Akong bahala sa papa. Huwag ka lang masisira sa mga pangako mo, ah. Sa lahat ng ayaw nun, eh. Mga pangakong napapako. Ayun si Jimmy. Yan na ba mga hinihintay mo? Oo. Tara, pakikilala ka ta. Teka. Hello. Siya nga pala,
Mrs. ko, si Alex. Hi. Parang emong, si Alex. Alex. Si Chayong, kumare ko. Si Selena, at saka yung chayong niya. Pare, yun ang nireserve ako mesa. Halika, Mari, doon tayo. Sige. Sino yung chick, pare? Sino si Selena? Maganda. Talaga maganda si Selena. Pasya lang natin minsan. Oo ma, ba't hindi muna kami samahan? Hindi na. Uwi na ako. Siya nga pala, Lex. Yung pinalalakad ko sa'yo. Baka naman makalimutan ko pa. Akong bahala sa papa. Thank you. Sige. Araw sa inyo. Nariyan ba si Pepe? Bakit? Anong kailangan mo kay Pepe? Pare ko ba siyang makausap? Hoy mo, kumpla! Tika pare, tuloy ka! Gano ka loob! Tama-tama ang dating mo. Mahilig mo sa paksin na bata? Mapuha pare! Ano pa ito ng isang kumpari ko eh. Pinakakabi ng baryo. Pasensya ka na pare. Hindi kita nabati sa ospital. Marami kasi kong iniisip noon. Kamusta nga pala yung kapatid mo? Mabuti. Buhay pa. Ay, yung kapatid mo naman? Mabuti rin. Pero may problema. Talagang ganyan ang buhay pare. Puro problema. Oh, pulutan ka muna. Pag nabis ko naman yan eh, tsak nakahanapan natin ako. Di pa eh, minum ba? Una, maato pa eh. May mga palagang nausapan. Matagal ko na nawarinig ang mga tungkol sa'yo. Walang hindi nakakakilala sa'yo. Si Emo, ang padrino. Ginagalang kita pare. Hindi sa lakas mo. Dahil wala ka namang barkada. Mas malakas ako sa'yo kung yan ang pag-uusapan. Ginagawa lang kong pagkalalaki mo, pare. At ang ginagawa kong pagtulong sa kapwa. Salamat, pare. Nabalitaan ko nila ng iyong pagkalalaki. Kung kaya maraming ilag sa'yo. Alam mo, pare. Maraming taong napakagago. Kinatatakutan ako. Dahil siguro alam nila kung anong gagawin ko sa kanila kung maingis ako. Walang niniwala ka ba, pare? Na madalas rin ako matakot. Naniniwala ako, pare. Wala namang taong hindi natatakot. Eh, pare, pare. Lamang siguro, marunong ako makinig. Marunong ako magtimpi ng galit. At siguro, madalas ka rin tumalikot at umalis. Naiingit ako niya.
Pero ang pagmamalaki ko rin sa'yo ay ang pagkalalaki ko at ang salita ko. Pag sinabi ko, gagawin ko. Siguro naman, pare, hindi malaki ang kaibahan natin. Malaki, pare. Malaki ang pagkakaiba natin. Sigurista ako eh. Hindi ako nagbabaka sakali. Pag may kinatatakutan ako, inuunahan ko. Pinapatay ko. Tignan mo, pare. Kahit na sinong sanduwag dyan, bigyan mo ng pagkakataon. Maaari siya maging isang mamamatay tao. Diyan nga tayo iba. Dahil sa hindi ko gustong pumatay na tao. Pare naman. Kaya? Pepe. Alam mo din siguro yung sadya ko. Maaari. Huwag mo na ituloy mo. Mapapahiya ako. Dahil hindi kita mapagbibigyan. Hindi ba't sinagot na kita kanina? Wala akong magagawa. Kailangan pumunta ako saan ako tinutulak ng takot ko. Anong mangyayari sa akin kung wala akong gawing tungkol sa nangyayari sa amin ng kapatid mo? Ano sasabihin ng mga tao? Natatakot ako? At sa loob lamang ng isang bisak mata, dagsaan gusto sumubok sa akin. At maaaring isa ang makadisgrasya sa akin. Naniniwala ko na ang lahat ng gusto ay may pagkaayos. Kung higitin lang natin ang ating pag-unawa, hindi maaaring di tayo makarating sa isang kasunduhan na hindi natin kaiiyak sa bawat isa. Mahirap na mangyari ang iniisip mong yan. May pangalan akong dapat pangalagaan. Katulad mo rin. At inuulit ko. Ang nasabi ko ay hindi na maaaring magbago. Hindi na ako magtatagal, Pepe. Emo, kapag napatay ko ang kapatid mo, hindi ba't babalikan mo ko? Nakakatsya ka dyan, Pepe. Yun pala eh. Huwag na tayo magkaksya ng panahon. Tutal dyan din ang baksak natin. Balita ako eh. 45 rin ang hawak mo. Tapusin na natin dito. Dito lang, di ba? Mas, kaya. Kunin mo. Ba't pa natin paabuti sa ganyan? Hindi ba natin maaaring pag-usapan ito? Tapos na ang pag-uusap natin. Alin sa dalawa? Patayin ko ang kapatid mo o kunin mo yung baril mo? Sa loob ng bahay. May kasabihan tayo. Sa mga mandarambong man, may tangan silang pinaiira. Galangin natin ang tangan na yan. Naintindihan niya? Tuno kayo sa bus. Ng langaw sa muso ng bote. Isa na sa atin ang lalangawin.
Fuego. Bago suksukin niya, pwede bang change dealer? Oo naman! Kakausapin ko lang sana si Pidyong. Nasa opisina ba siya? Hindi pwede, Jimmy. Busy si boss eh. Sandali lang. Hindi nga pwede. Ba't ganun? Dati-dati pwede ko lang makausap si Pidyong kahit anong oras ha? Ang kulit mo naman, Jimmy. Sinabi ng busy si boss. Ano bang busy? Basta kailangan makausap ko siya. Sige na! Hoy, Jimmy ah. Kung ayaw mo mapahiya sa harap ng maraming tao, mabuti pa umalis ka na. Malas kaya ta sa gabing ito. Sobrang ako eh. Masama pa nito, naubos lahat ang pera ko. Paano ako makakabawi? Sarado ang bangko. Dati-dati naman nakakautang ako kay Pidyong, pero ngayon hindi ko makausap eh. Balita ko, baon na baon ka kay Pidyong. Kaya ka iniwasan. Ano? Hindi niya ako dapat iwasan. Marunong tumagbayad ng utang ba? At saka, maganda naman takbo na negosyo ko ah. Negosyo? Huwag natin munang pag-usapan ng tungkol sa negosyo. Alam mo, Jimmy, may panahon para sa negosyo. May panahon para sa sugal. Kung talagang kailangan mo ng puhunan, maaari kitang garantiyahan kay Pidyong. Oo, Dal. Kilala mo naman ako eh. Gagawin ko ba sa'yo yan? Tatawagan lang kita. Okay? Boss. Yeah. Oh, anong ginagawa mo sa opisina ko? Lumabas ka! Attorney, kasama pala ako kayo. Mupo kayo. May paglilingkod ba ako sa inyo, attorney? Meron sana. Kasi, itong kaibigan natin, naubusan ng pera. Siyempre, gusto niyang makabawi. Kaya, kumare, pautangin mo siya. Ako mananagot. Basta't ikaw ang gumagaranti, attorney. Okay. Kasi naman ito si Jimmy, nagiging pabaya. Malaki pang kulang. Ito na naman. Magkano ba talagang kailangan mo, Jimmy? Mga 20 mil ho. Thank you, attorney. Ano ba itong ginagawa mo, Atty? Pinipinsyonan ba natin itong mga talunan? Pidyong, hindi ko ugali magtapon ng kwarta. Lahat ng ginagawa ko may dahilan. Kapag nagbigay ko ng piso, asahan mo, 10 ang balik. Di ganun na lang. Umpisahan natin ligas sa isang linggo. Oo, Panginoon. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga naman, no? Emong Sanchez? Oo. Ako si Atty. De La Costa. Pwede kita makausap. Oo, tuloy ho kayo. Emong? Tuloy ba ang lakad natin kina Tony? May bisita ka pala. Maganda umaga po. Maganda umaga rin naman ho. Si Atty. De La Costa, misis ko. Kamusta kayo? Atty., kape? Please, salamat po. Salari lang ho. Maupo kayo. Matagal na kitang gustong makilala, eh, mo. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Ito tungkol dun sa insidenteng nangyari sa Barrio Bagbag. Kina Pepen Tambak. May mga taong gustong gumawa ng aliwaswas.
Kahit na may pinagbilin si Pepe, bago siya, madisgrasya. Yan ay mga statements, affidavits, na galing sa ilang mga taong nagsasabing, nung si Pepe mamatay, wala siyang hawak na baril. Yun ang sabi nila. Alam kong pure harassment, pero abala pa rin. At marami kang importanteng gawain. Hindi ka dapat magaksaya ng panahon pag tinatawag ka ng husgado. Abala nga ho. Pero anong magagawa ko? Totoo ang nangyari. Kaya nga pinuntahan kita. Hindi ka na dapat mag-abala. Kaming bahala sa lahat. Kayo? Sinong kayo? At saka, Torne, ba't nyo ito ginagawa para sa akin? Parehong ginagawa natin. Tumutulong ka sa tao, kami, tumutulong din sa tao. Yun nga lang, nag-iisa ka. At kami, isang organisasyon. Hindi kami nakakamali. Hindi ko masakyan ang ibig niyo sabihin, Atty. Tignan mo, Emo. Thank you. Wala akong anuman. Tignan mo, Emo. Tatapatin kita. Matagal ka na namin napapansin. At gusto namin kung paano ka gumagalaw. Kaya kung sasama ka sa amin, mas malaki ang magiging pakinabang mo. Naintindihan mo ko? Sa palagay ko, Atty., kayo ang hindi nakakaintindi. Tumutulong nga ako sa tao. Kuminsan ako naman ang tumatanggap ng pabor sa kanila. Pero hindi ko ginagawang hanap buhay ang tumulong. Muli kitang tatapatin, Emo. Sa aming organisasyon, meron kaming kasabihan na kapag ikaw ay hindi namin kaanib, ikaw ay kalaban namin. Simple lang, hindi ba? Simple rin ang patakaran ko sa buhay, Atty. May mga taong gusto kong makausap. May mga taong hindi ko gustong makausap. Kayo, Atty., ayokong makausap. Nek! Si Selina nandiyan ba? Nasa loob. Bakit ho? Tawagan mo nga ho. Aba, Mang Jimmy! Selina, magandang araw sa'yo. Magandang araw din ho sa inyo. Maaari ba makatuloy? Halika ho, akyat kayo. Tara. Makikiraan lang po. Hindi po may kaya. Uy, mukhang bigat yung mga bisita nila si Lina. Ha? Mukhang mamamanika na sila. Doon ka sa tiyang. Ah, Mang Jimmy, tuloy ho kayo. Salamat. Naalala mo si Alex de la Costa, di ba? Kasi, meron ko yung pinuntahan, no? Diyan lang sa Mandarian. Eh, nabanggit mo kay Alex, sabi ko, dito ka lang nakatira. Sabi niya, bakit hindi natin puntahan? Kumustahin? Total, malapit lang pala rito nakatira eh. Ganito talaga ito si Alex eh. Mahilig makipagkaibigan. Kahit kanino, ganyan yan. Gusto ka sana namin kumbidahin. Kumain tayo sa labas. Pagkatapos, mamamasyal. Mahilig ka ba magdisco? Eh, hindi ako marunong magdisco eh. At saka hindi rin ako maaring umalis. May sakit ang tiyang ko eh. Nandiyan naman yung bata. Siya naman ang bahala magbantay sa tiyang mo. Babayaran ko siya. Tanong mo kung magkano gusto niya. Eh, pasensya na kayo. Talagang hindi ko maiiwanan ng tiyang ko eh. Ano ba to, Jimmy? Ah, sandali lang naman tayo si Line. Pagbigyan mo na si Alex. Paminsan-minsan lang naman punta rito yan. Hihiyain mo pa.
Tsaka, baka magalit yan eh. Tutal naman, gusto lang niya makapagkaibigan sa'yo. Tulad nung isang gabi, kasama pa namin si Emong sa good time. Eh, ba't hindi niyo ko'y pagpaalam kay Mang Emong? Tingnan mo, Selena. Gusto ko sanang sumama ka sa amin. Pero wala nang pakikiam-kikiam. Pero kung ayaw mo, hindi bale. May ibang araw pa naman eh. Pero sa susunod, hindi na kita pakikiusapan. Hoy! Kung mamimilit ka, sa ibang lugar ka punta. Masama pilantik ng dila mo. Masyado kang mayabang. Hoy! Ano ba kayo? Alis! Alis! Ayip na to. Tatong bata yun. Ano ka ba naman, Alex? Alam mo, kukuha sa init ang ulo. Malapit-lapit mo na sana makakumbinsi, bigla ka naman nagalit. Huwag mo na akong bullshitin, Jimmy! Hayop kayo, palulusutan mo pa ako. Ano nangyari sa mga pangako mo? Puro palpak! Alex naman, pinapangako ko naman sa'yo masusunod ang gusto mo, ha? Ngayon, medyo-medyo lang ang pakiusap na ginagawa ko. Pero susunod ibang usapan na yon. Hindi. Hindi pa nangyayari sa akin yan, eh. Ininsulto niya ako. Babalikan ko yan. Ano? Uwi na tayo. Oy, anong uwi? Hindi pa tayo uwi. May pupuntahan tayong party. Kinamir na. Kaya lang, we have to look good. Kaya kailangan natin ng mga bagong kit. Pare, kahit ano man yun, kailangan magkaroon tayo ng action. Right. Happening. Right again. Wow, pare, pag hindi, baka mag-flip ako. Pare, nakukita mo ba yun? Trip ko yun eh. Jake, huwag mo nang pakialaman yan. Huwag mo nang pagtripan yan, pare. Hindi ka naman pinapakialaman yan eh. Bumbilya lang yan eh. Wow, pare. At least ang pinagtitripan ko have something to do with electronics. Ikaw, ano? Magsasampagita. Chippy pie! Jake, Frankie, huwag nyo na akong lokohin dyan. Iba to. Hiniya ako ng chick na yan. Akin siya. Okay, yun siya. Pero akin naman ito. Tama na. Baka may dumating pang parak, mabas pa tayo. Tara! Okay, let's go! Alright! Diyan ka lang naman magaling eh. Hanggang bumbilya ka lang. Right! Sabi ni Jimmy, pag ganitong oras na daw, diyan na mimili yan. Baka naman nabili na siya kanina at umuwi na. Umuwi na rin tayo. Ayan ka na naman. Kasi, mas mapakilandam ko eh. Parang gusto kong masuka. Sige, subukan mo sumuka. At pag nasukahan mo ako, papakain ko si Ulia. Alright! Aling Ferry, sa pagkita ko, ho? Naaga kaya ta ngayon, Selena? Eh, mahirap na ho. Kahapon, ubusan ako eh. Putang ina ka.
Mayayari rin kita. Sige, Aling Feli. Salamat, ho. Kano ba kayo? Ano yung natin hindi ko makalang wala na? Aling, mahal-mahal naman yung natin. Aling, ano mo pwede yung natin hindi ko Selina, nakita mo ba? Hindi ko po nakikita eh. Baka hindi magtinda ngayon yun. Maraming salamat, boy. Sige po, mga emong. Sige. Ng sarili mo. Cool ka lang. Tutal, wala ka na magagawa. Di ka na makaka-split dito. Pasensya ka na. Anong gagawin niya sa akin? Papatayin kita. Ano bang ginawa ko para gunin mo ko? Wala. Wala ka namang ginawa eh. Ako rin, walang ginawa. Pero kailangan isalve kita. Sira ba ulo ko para pakawalan kita? Ha? Maawa ka sa akin! Hindi pa ba sapat ang... Shhh! Huwag ka na magsalita. Kung hindi kita papatayin, sasabit ako sa mga kaibigan ko. Malaking kahiyan. Binaril na sana kita nung natutulog eh. Pero... Ewan ko ba? Kasi gusto ko, magkausap muna tayo. Para magpaliwanag. Alam mo bang hindi kita ginalaw kagabi? Pero ngayon, akong papatay sa'yo. Parang hindi tama, no? Alam mo bang hindi pa ako nakakatikin ng babae sa tanang buhay ko? Pinanood ko sila kagabi. Nandiri ako. Hindi ko gusto ginawa nila. Para sila mga hayop. Gusto ko sana, pagbigyan mo ako. Walang persahan. Huwag kang papalag. Kusaan mo ibigay. Tutal, ako na huling lalaki makikita mo. Pagkatapos nun, pinapangako ko sa'yo. Hindi kita sasaktan. Tulungan mo lang ako. Please, tulungan mo ako.
Ubarin mo ng damit mo. Enjoying yourself? Very much. Especially fine. When we're with you. Thank you. Are you not going to accompany us in the pool? Maybe later, after I finish my drink. Senorella, how would you like a cruise around the bay in my private yacht? Say, next Sunday? Wow, I'd really enjoy that. Basta ikaw nag-imbita, siguradong wala makakatanggi. You know what, Tony? You always make me feel so important. Now, girls. Now you are making me feel important. But you are important. Talaga naman eh, di ba? Yeah. Gusto ko kayong makausap, Atorne. Gusto mo ako makausap? Wala akong panahon ngayon. Mahalaga ang sasabihin ko sa inyo. Teka sandali, hindi yata tama ang ginagawa mong kinakausap mo ako dito. Ako na pa rito para mag-relax. Ngayon kung ano man ang kailangan mo sa akin, tumawag ka sa opisina ko. Humingi ka ng appointment. Atorne, yung sasabihin ko sa inyo hindi makapaghihintay. Kung wala kayong panong makinig sa akin, magsisisi kayo. Gusto mo bang magkahiyaan tayo rito, Atty.? Girls, take it. Tungkol sa anak mo si Alex at ang kanyang barkada. Anong tungkol sa aking anak? Ang anak mo at ang kanyang mga kasama ay nag-aasal ng isang 14 anos na babae. Mabuti nilang nakatakas yung babae, kundi pati siya malukuhan. Hindi gagawin ng anak ko yan. Alam mo ba
na aking anak, isang honor student at namumuno sa kanyang klase. Wala akong pakialam kung anong anak niyo. Alam ko lang isa siyang mamatay tao at manggagahasa. Attorney, hindi ako naparito upang makipagtalo sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Isuko mong iyong anak sa mga may kapangyarihan. Sandali lang. Ano ka ba? Testigo? Complainant? Sino nagbigay siya ng karapatan na partangan ang anak ko ng kung ano-anong kasalanan? Inuulit ko, attorney. Hindi ako naparito upang makipagtalo. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung anong dapat niyong gawin. Kung magsalita ka, akala mo kung sino ka. Baka hindi mo ako lubusan nakikilala. Kilala kita, Tony. Basta't gawin mong pinagagawa ko sa'yo. Dick! Dick! Alex, lika na siya tayo! Huh? Halika muna dito! Toy, nandiyan na si Alex. Frankie, tama na yan. Palisin mo na muna sila. Sige na. Sige, stay muna kayo. Oh, ano ba ate? Malaking problema, pare. Anong problema? Pinasusurrender tayo ni Emong, sabi ng papa. Sino naman si Emong? Siya ang kinikilalang padrino dun sa lugar nila. Siya, dun nagsumbang ang magsasampagita. Ah, yung papadri-padrino, narinig ko na yun, pare. Alam mo, matagal ko na siyang gustong makilala. Gusto ko siya makaibol, pare. Pare, anong gagawin natin? Pare, it's about time para matesting natin yung mga sophisticated weapons natin. Right. Tapos, clear natin ang bodega. No evidence. Then, pwede natin salvage si Emma. Right again! Pare, clear lang natin ang bodega. Eh bakit pa natin huntingin si Emma? Bakit? Pare, mag-isip-isip ka naman. Kaya natin mag-demand range it. Mangyayari, salita niya, laban sa salita natin. Sigurado akong pagkatawanan siya sa usgado pagkatapos siyang paikuti-kuti ng abogado natin. O yun, yun na lang gawin natin. Usgado, abogado, gago pala kayo eh. Pare, pag hindi tayo maksun kaagad, hindi na tayo makakarating sa usgado. Uubusin na tayo ni Emong. Parks, hindi ko siya bibigyan ng chance na pagtripan niya tayo. Uunahan natin siya. Pare, bilisan natin. Kailangan malinis na malinis ng lugar na to. Para walang ebidensya. Doon may balumbon yung mga damit sa kumot, ha? Paano yung TV? Di, uwi mo na lang. Kung gusto mo, pati yung fridge, uwi mo na rin kung kaya mong buhatin, eh. Right! Right, Frankie. Alam ko mahilig ka sa alak. Pati yung dilata, uwi mo na rin. Right again! Paano ang ating mga kasangkapan? Ay, kaupos ng sigarilyo. Hindi tayo mag-iiwan dito. Alex. Pare, may tumatanong sa atin sa lahat ng ayoko, yung pinagtitripan tayo.
Victor? Victor! Po? Sino naglagay ng sampagita sa refrigerator saka dun sa labas? Sampagita? Ano sampagita? Hindi ko alam yun eh. Nandito siya. Patay! Jake? Patay! Jake! Thank you.
Alex. Nabibiro yata kayo, Torny. Hindi ko kayang gawin ang inuutos nyo. Nagbibiro ako? Bakit? Biro ba ang ginawa niyang pagpatay sa aking anak? Hindi nga ho. Pero bakit ako pa? Tsaka ano naman malaga pumatay ng tao sus Mario Josep naman ho. Tsaka pinakamatali ko pang kaibigan. Kumpare ko pa. Kaya nga, ikaw ang napili ko. Sa pag-alam niya, mga tauhan namin ang gaganti sa kanya. Hindi niya isipin na ikaw ang papatay. Atorne, inaamin ko, maraming beses na akong humingi ng tulong sa inyo. Halos lumuhod na ako sa harapan ninyo. Kaya naman siguro, napakababa ng pagtingin niyo sa akin. Gawin niyo na gusto niyo gawin sa akin, Atorne. Pero hindi ko magagawa ang pinag-uutos ninyo. Pakinggan mo ako, Jimmy. Ako ay kaibigan mo rin. Hindi ba? Maraming beses ko nang napatunayan yan. Ako ay nakahandang tumulong pa rin sa iyo sa mga darating na panahon. Pumayag ka sa akin, Jimmy. Hindi ka magsisisi. Magkano bang utang mo sa akin? At sa mga iba pa riyan? 300,000 piso? 400? Kaya kong burahin lahat yan para sa iyo. Sa kalagayan mo, Jimmy, dapat makapagpasya ka na agad. Dapat pa ba kitang paalalahanan kung anong mangyayari sa'yo? Kung tatanggi ka sa pinagagawa ko, wala nang natitira sa kabuhayan mo. Mga anak mo, hindi na makapag-aral sa mga exclusive schools. At ang asawa mo naman, lalabas na kahiyahiya sa kanyang mga kaibigan. At ang pinagmamalaki niyang negosyo mo,
ay biglang magiging malaking kayabangan na dapat daanin na lamang sa tuya. Kaya, mamili ka, Jimmy. Mamili ka. Kinabukasan ng pamilya mo o itong tinatawag mong kaibigan. Wala kang dapat nakatakutan sa mga pinagkakautangan mo o sa akin. Ang dapat nakatakutan mo ay yung kumpare mo. Ano ba pwede sasabihin nyo? Paliliwanagin kong isipan mo, Jimmy. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Emo pag nalaman niya na ikaw ang nagbugaw kay Alex para sa babae niyo? Ikaw ang masigasig na tumulak kay Alex, hindi ba? Oh, pero hindi ko alam na gano'n mangyayari. Ano kaya ang gagawin ni Emo pag nalaman niya na ikaw ang nagturo kay Alex kung saan makikita ang babae niyon alas 4 ng madaling araw? Nag-iisa, walang kamalay-malay kung anong gagawin sa kanya. Hello? Jimmy? Sandali lang. Emong? Si Jimmy? Pare. Mabuti na abutan kita. Meron akong malaking problema, pare. Bakit? Ano ba nangyari? Kasi pare, may mga taong umaali-iligid sa bahay namin. Sinong mga taong yun? Eh, hindi ko nga kilala, pare. Pero sigurado ako, masama ang tangka nila sa akin. Pare, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Pare, huwag kang mataranta. Paano naman ako hindi matataranta, pare? Eh, kung yarihin nila ako. Sige, pare, hintayin mo ako at pupunta ako dyan. Pare, wala ako sa bahay namin. Nagtatago ako sa isang bodega, dito sa Tindalo Street. Lumabas lang ako para tumawag sa'yo, pare. Pare, kung pupunta ka rito, hindi ka maniligaw. Dahil ito lang ang bodega dito sa Tindalo. Hintayin mo ako. Ako, pare, kung sino. Pare, pare, sigurado ka ba hindi ka nasundan? Pare, baka may nakakita sa'yo, pare. Pare, sino itong kinatatakutan mo? Eh, sino pa, pare? Eh, di yung nagpadala ng mga tao sa bahay namin. Kasi, pare, ganito nangyari. Meron akong kadir sa negosyo. Eh, hindi natuloy. Iba nakakuha. Akala niya ngayon, dinobol ko siya. Ang totoo ng pare, malaki na lugi sa akin doon sa negosyo yun eh. Pare, ang sasakyan mo, iniwan mo sa labas. Baka may makakita nun. Kita mo na, pare, sa laki ng takot ko, hindi na ako nakapag-isip. Pero, pare, ngayon narito ka na. Okay na ako. Alam mo, pare, kulang-kulang 2 kilometro yung nilakad ko. Para matawagan lang kita.
Hindi ko naman madala yung kotse kasi baka may makakita. Eh, baka matandaan. Pare, hindi mo ginamit ang sasakyan mo. Hindi, pare. Lakad-takbo nga ginawa ko eh. Matagal na tayo magkasama. Ngayon ka lang nagsinungaling sa akin. Pare, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Mainit pa ang makina ng sasakyan mo. Hindi ko na kasi alam mo nangyayari, pare. Nalilito na ako eh. Nagsinungaling ka. Pare. Nagsinungaling ka, pare. Pare, kung ano man ang iniisip mo, huwag mo na ituloy. Ang mabuti pa, pare, eh umuwi ka na. Wag, pare! Ayoko pa mamatay. Gawa mo ng paraan, pare. Ayoko pa talaga mamatay. Kawawa pamilya ko, pare. 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 Pinatay mo siya na parang ayop na walang laban! Pare,
Alice, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag mo tawagin ko, pare! Pare-pareho kayo! Sayong, doon ka na sa loob. Hindi mo naman alam talaga kung ano doon nangyari. Doon ka sa loob, Sayong! Pinagkatiwala ang kanya. Wala siyang minahal kundi ikaw. Higit pa sa akin na sa aking anak. At wala siyang hindi ginawa para sa'yo. Ito. Nakikita mo ba ito? Alam mo ba kung anong katumbas nito? Ito ang sagisag ng iyong pagkakaibigan. Ito ang tanda ng pagiging pangalawang ama mo sa kanyang anak. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo ang kanyang ama! Hayan! Dalhin mo yan sa impyerno! Magdasal ka sa impyerno! Magdasal ka! Nasaan si Atty. De La Costa? Ano kailangan mo sa kanya? Nasaan siya? Magandang gabi sa inyo, Sirento. Nandito kayo. Kasi, Emong, meron akong taong pinapaloob na tiga rito sa inyo. Pero hindi ko matagpuan. Tungkol sa nangyaring bari lang kanyang hapon, doon sa montehan ni Pidyong, maraming namatay, Emong. Pati nga si Atty. De La Costa. Ang kaso, sa dinami-dami ng mga tao doon sa sugalan, ni isa, walang gustong tumistigo. Wala ro silang nakita. Naniniwala ka ba doon?
Wala rin complainant. Walang nag-file ng reklamo. Ang lahat ng makausap namin eh, pawang tipi, dingi at bulag. Alam mo na ibig sabihin nun, hindi pala lampasin ang sino mang taong nasa likod ni Pijong ang pagkakapatay sa kanya. Kaya ako nadaan dito, hihingin ko sana ang tulong mo. Baka sakaling makilala mo ang taong hinahanap ko. Kung sakaling kilala ko ang taong hinahanap niyo, ano bang dapat niyang gawin? Pakisabi mo na ang kanyang mga ginagawa ay dapat nang itigil. Ah, siya nga pala, Emong. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Jeep nyo. Ituloy nyo lang ang pasada nyo, pero wag na muna kayo gagarahe dito. Bakit ho, alinsayong? Basta yun ang gusto ni Emong. Pansamantala lang naman eh. Paano ang boundary namin? Ilagay na lang muna nyo sa inyo, para tawag na lang kayo. Alinsayong, hindi namin maintindihan kung bakit yan ang pinagagawa sa amin ni Emong. Saka na lang nyo malalaman kung bakit. Basta sumunod na lang muna kayo. Tsaka sabihan nyo yung mga bata naglalaro ng basketball na wag na muna maglaro dito sa court. Kung maaari, huwag na lang patambay-tambay muna sa mga kanto-kanto. Sige, tanghali na. Pumasada na kayo. Bakit kaya ganun ang bili ni Imo? Oo nga, no. Salamat, Tol. Sayong, nakausap ko si Tony. Aalis sila mag-anak patungong probinsya. Gusto kong sumama ka sa kanila. Emong, matagal na tayo nagsasama. Kahit minsan hindi pa tayo nakakahiwalay. Ngayon pa ba tayo maghihiwalay? Pinagtimplang kita ng kape. Gusto mo ba? Sinisikmura lang ako.
Pakinggan mo ako, Chayong. Hindi ko ginustong dumating dito ang mga pangyayari. Lagi kong itinatanong sa aking sarili kung ano ang dapat kong ginawa para maiwasan ang lahat ng ito. Sana'y pinalis din kita. Bakit? Akala mo ba alis naman ako? Para mangyari yun, wala na akong buhay. Hindi ko dapat sinabi yun. Alam mo, Emong. Mula nung unang araw na makita kita, alam ko, ikaw nang gusto kong makasama habang buhay. Hindi ka nagpabago, Emong. Ako man ganun din. Kaya lang, kung minsan naiisip ko, siguro kung nabigyan kita ng anak, mahigit ka sanang mamahalin. May isang higit na nangangailangan ng panahon mo, pang-aaruga mo. Inaamin ko naman eh. Minsan nakakaramdam ako ng pag-iimbot. Ewan ko ba? Siguro natatakot lang ako. Ang takot ay bahagi ng buhay, Chayong. Hindi dapat natin isipin kung saan o paano tayo antong. Kung naging ibang takbo ng ating buhay, hindi ko din naramdam na hindi tayo nagkaroon ng anak. Dahil hindi ko rin malalaman na kaibahan nang may anak o wala. Ang alam ko lang sa pulpa sa aking pagkabata, kasiyahan ko na ang tumulong. Dahil yun ang dumudugtong sa aking buhay. Pasalamatan man ako hindi. Talagang pinanganak kang isang padrino, Emong. Kailanman hindi ka magbabago. Pero paano? Paano kung ang padrinong ito? Duguan at sugatan. Saan siya tatakbo? Saan, Emong? Saan? Umiyak, Chayong. Alis na bukas. Salamat, Emong. Kahit alam ko, babalik at babalik ka. Dahil alam ko, hindi mo iniwanan ang isang bagay na hindi mo natapos. Gandang gabi ho. Magandang gabi naman. Si Maring Bising. Wala ho rito nagpunta sa probinsya. Ang mga anak? Kasama rin ho, buong pamilya nagpunta sa probinsya. Silang lahat? Silang lahat. Ako ho ang pinsan na pinatawag nila rito. Eh kasi, yung pinalalakan niya sa mister ko, ayos na. Eh gusto ko lang ipaalam sa kanya para hindi na siya nag-aalala. Makakarating ho. Sige ho, alis na ako. Salamat. Sige ho. Siguraduhin mo lang na nakakandado lahat ng pinto, ha? Lalo na itong pintuan sa kusina. Tsaka yung mga bintana, huwag mo kakalimutan, ha? Opo, ate. Ito yung makalawa, sumilip-silip ka naman dito. Pero huwag ka magtatagal, ha? Umuwi ka rin kaagad. Magtatagal po ba kayo, ate? Hindi ko pa alam, eh. Chayong!
May naglalaro dun sa court, ah. Di ba sinabi ko iwasan mo na yung court? Sinabihan ko naman sila, eh. Magkape ka na muna. Bakit siyang tinutugtog sa karo? Hindi ba dapat punebre? Ang balita ko eh, iyan ang paboritong tugtog ng namatay.
Sige, Bobby, Rene, salamat. Hingi ho, aling hayong. Turin niya mo kami. Agahan niyo bukas, ha? Oo, ah. Ikaw naman, Donggay. Boundary mo. Ito na ho. Magkano to? 80 ho. Ano? 80. Kulang na naman ng 50? Ligaya? Ate? Pakitignan mo nga kung sino nandun sa pinto. Opo. Pasensya na ho kayo kasi tatlong bis na ako naplatan eh, tsaka hinuli pa ako. Araw-araw naman, ganyan ang dahilan mo eh. Sayang! Tony, ikaw ba yan? Halika, tuloy ka. Pasensya ka na, ate. Sayang! Oh, napasyal ka. Kumain ka na ba? Gusto ka na makausap. Maaari ba tayong dalawa lang? Donggay, doon ka na muna. Bakit, Tony? Ano ba yon? Masakit sa akin ang sasabihin ko. Pero kailangan kong paliwanag mo. Paliwanag? Ano ba dapat ko ipaliwanag? Alam mo bang kumakalat na usap-usapan dito? Na pati sa amin nakarating na? Na ikaw daw, nakikipagkita sa isang lalaki sa 10 oras ng gabi. At hindi lang daw minsan nangyari ito. Totoo ba? Totoo ba narinig ko? Nakainom ka lang, Tony. Anong klaseng babae ka? Wala pang 6 na buwan na naililibig sa'yo mong hindi ka makapagintay! Alam ko nangyayari ang mga bagay na ito. Pero hindi ko inaasahan ikaw ang gagawa sa lahat ng tao. Bakit kailangan dungisan mo? Alaala na kapatid ko. Kung gagawa ka rin lang na ganito, hindi ka na dapat na maglihim pa. Ba't di ka na lang magpunta? Hindi ko sana dapat sabihin sa iyo ito. Dahil lang ako kung hindi ko ibubunyag ang mga nangyayari. Pero dapat lang na magtapat ako sa'yo ngayon. Oo. Totoo mga naririnig mo. Nakikipagkita ako sa isang lalaki. Inaamin mo? Inaamin mo ginawa mo yun? Makinig ka muna sa akin, Tony. Para ano? Para sa mga kasinungalingan mo? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo! Huwag mo na akong bulahin! Huwag mo nang daglagan! Ano ko para tanga ng ganyan? Pakinggan mo muna ako, Tony! Buhay si Emong! Ano sa palagay mong nararamdaman ko tuwing palihim na pumupunta rito ang kapatid mo? Ano sa palagay mong nararamdaman ko pag ako kapitbahay ko, pinag-iisipan ko na kung ano-ano ang masama? Pero lahat ng yan, tinitiis ko! Tinitiis ko, Tony! Alang-alang kay Emong! Buhay siya. Buhay si Emong, Tony! Buhay ang kapatid mo! Donggay! Huwag ka lumabas, dito ka lang sa loob. Ligaya! Itong tandaan ninyo, lahat na narinig nyo at maririnig pa, hindi dapat lumabas sa bahay nito. Opo. Ano? Paano nangyari yun? Hindi kaila sa'yo na maraming tao may utang na loob kay Emong. Isa na dyan si Dr. Hoxson. Siya nagligtas kay Emong. At siya na rin ang gumawa ng paraan para mailibing natin ang isang ataol na walang laman. Hindi ko maintindihan. Yan ang paraang naisip ni Emong para magkaroon siya ng panahon na magawa ang kanyang mga balak. Gusto rin niyang nanatiling isang alaala na lamang sa isipan ng mga tao. Pero bakit? Marami naman nagmamahal sa kanya. Dahil naniniwala siya at sa kagustuhan niyang makatulong, nagiging hukom siya. Hukuman at pertugo. Gusto niyang talikuran ito. Gusto niyang mabuhay ng tahimik at mapayapa.
Pero alam niyang hindi mangyayari yan. Dahil kailangan may bunutin pa siyang isang ugat ng kasamaan. Nasaan siya ngayon, Chayong? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yan pang isang bagay na kinatatakutan ko. Baka dumating ang isang gabi na hindi ko na marinig ang katok sa pintong inaasahan kong marinig. Ano ho yun, sir? Bakit siyang tinututok? Baka ho may nag-request. Hindi na gusto yan. Patigilin mo na. Ho? Ang may paboritang tugtog niyan, patayin na. Opo. Baka po nagkamali lang. Nagkamali. Iniwanan pa ako na isang mata para makita kita. Natatandaan ba yung mga kapitbahay kung pinatay mo na walang awa? Na walang ginawa siyang masama o kasalanan? Kasi lamig ka pala ng bangkay kung pumatay. Baka naman iniisip mo na kaya mo magtago sa organisasyon na pangpanahon. Hindi ako nagtatago. Paano magtatago isang taong alam nilang patay na? Nailibing at nakalimutan. Masyadong malaki ang tiwala mo sa sarili mo. Malaki ang tiwala ko sa aking sarili. Ano ba gusto mong palabasin? Ang tumulong sa iyong kapwa. Ang linisin ang kasamaan dito sa atin. Ang kasamaan ay mananatili. Kung ang kasamaan ay mananatili, di ba dapat nasikapin na linisin? Di ba dapat bawasan? Tulad ng gagawin kong pagbawas sa inyo. Mag-uumaga na. Teka, titingnan ko. Ako na lang, ho. Ah, Baninang! Bakit, ho? Tuluyo kayo. Huwag na. Naparito lang ako para magpaalam. Paalam? Bakit, ho? Saan kayo pupunta?
Hindi ko pa masasabi sa'yo ngayon kung saan ako pupunta. Pero malalaman mo rin sa mga darating na araw. Susulat ako sa'yo. Pero bago ako manis, may gusto magpakita sa'yo. Ninang? Huwag ka sana mong bibigla, ha? Ninong, akala ko wala ka na. Narito ako, Celine. At kung papala rin, lagi ako narito. Thank you.